maglagay ng 2 cups of sushi rice. Yan, 2 cups. Yan yung ginagamit kong sushi rice. Tapos hugasan at ilagay sa rice cooker. Ito naman yung cucumber, avocado, saka yung tuna flakes. Ang una kong gagawin, babalatan ng pahapyaw ang cucumber. Yan, ganyan. Tapos, huwain. Yan. Slice natin na ganyan. Yan, na-slice na. So, isusunod naman natin yung avocado. Yan. Hatiin, tapos tanggalin yung buto. Tapos, slice ulit. Gaya ng pag-slice din sa cucumber. Yan. Ganyan. Slice natin. Tapos, tanggalin yung balat. Yan, tanggalin natin. Yan, itabi natin. Ganyan. Tapos, ayan na siya. Yung cucumber. Ito naman ngayon yung tuna flakes. Yan, buksan natin. Tanggalin yung tubig. Saka natin ilagay sa bowl. Yan. Siguro mga kalahati lang kasi hindi naman natin magagamit lahat yung buong tuna. Yung buong isang lata. Kasi tatlong piling ang ginawa ko. Yan. Tapos lagyan natin ng mayonnaise. Huwag masyadong maraming mayonnaise din. Yung katamtaman lang. Tapos halu-haluin. Halu-haluin na ganyan. Yan. Lagyan pa ng konti. Yan, tama na yung ganyan. Ganyan lang siya para hindi masyadong basa. Haluin lang ng maigi para ma-mix silang masyado. Ito naman yung rice. Ngayon, tignan natin. Ayan, luto na siya. Maganda ang pagkaluto. Tapos, lagyan natin ng sushi vinegar. Ayan, tantsahin natin ang ilalagay natin. Tapos, halu-haluin natin siya. Ayan. Para ma-mix yung vinegar at mag-ano yung lasa. Yan, dagdagan pa natin. Ayan. Haluin ulit. Tapos dahan-dahan lang para hindi masyadong maasim kaya matamis yung rice. Ayan. Tikman natin kung tama na yung lasa o tama na ang lasa. So, ayan. Ganyan na. Haluin ng konti, tapos takpan ulit. Ire-rest lang natin siya ng konti. Ngayon, lagyan natin ng mayonnaise para mas masarap siya. At saka hindi siya masyadong madikit-dikit. Ayan, haluin natin. Kasi yung mayonnaise, parang nagpapadula siya dun sa ano para hindi siya magdikit-dikit. Para maganda ang texture. So, ayan, nahalo na siya. Ngayon, gagawa na tayo. Yan, may hulmahan ako. Mas maganda yung may hulmahan kasi yung rinoroll, mas mahirap mag-roll. Kaya, ayan, ginagamit ko yung may hulmahan na para dire-diretso. Marami na rin nabibiling ganyan sa palengke, sa supermarket. Tapos, ang ilalagay ko yung cucumber. Yan. Tapos, ilagay ko na ganyan sa ibabaw. Para ma-ano yung nasa loob. Yan. Tapos, huhulmain natin.
Yan, ganyan. O, yan lang kinalabasan. O, diba? Ang ganda ng pagkahulma. Kunin natin yung nourish it. Tapos, ilagay natin yung nahulma na natin. Yan, ang ganda ng pagkahulma niya. Tapos, i-roll natin na ganyan. Yan. O, yan. Ang ganda. Ang ganda na ng pagkagawa. Yan. So, gagawa ulit tayo. Yan, isusunod naman natin yung avocado. Yan, ilagay lang natin yung avocado. Ganyan. Yan, lalagyan ulit natin ng kanin sa ibabaw para matakpan. Yan. Ganyan lang, napakadali lang na gawin. Basta, ano, may hulmahan. Mas maganda yung may hulmahan kaysa sa rinurol. So, yan. Hulma ulit natin na ganyan. Yan. Tapos, lagay ulit natin sa nori sheet. Yan. Iro-roll ulit natin. Oh. Yan, ganyan. Diba? Ang dali lang. Ang dali lang na gumawa. Ayan, tapos ang gagawin naman natin yung tuna. So, maglalagay ulit-ulit tayo ng kanin dyan sa hulmahan. Tapos ang ipipiling naman natin yung tuna. Ayan, napakadali lang guys. Napakadali lang gumawa. Ayan. Ayan, lagyan lang natin ng peeling na ganyan. Tapos ihul-hul maulit natin. Ayan, lagyan ng maigi para mas masarap din kung maraming peeling sa loob. Ayan. Ihulma ulit natin. Yan, roll natin na ganyan. O, yan. Ito naman yung tuna. So, ayan na. Ayan na, guys. Nagawa na natin. So, maghihiwa naman tayo ngayon. I-slice din natin. Yan, kumuha tayo ng isa, i-slice natin. So, yan, yung cucumber, ang una kong in-slice. So, ganyan lang din, tantyahan lang din na pag-slice. Pero kahit hindi na tantya kasi kakainin lang naman natin, pangkain lang naman. Pero kung gusto mong pangbenta, kailangan pare-pareho ang hiwa. Yan. Ay, avocado pala to. Yan, yung avocado. Hindi ko nakita kanina, avocado pala yung laman niya. Ayan. Aayusin lang natin sa plate para maganda, magandang tignan. Ayan. Ayan. Ayos na. So, hiwain ulit natin yung isa. Ayan. Ito naman yung cucumber ngayon. Ayan. Pero parang pareho din ng pagkahiwa kahit hindi ko sinukat-sukat. Ayan siya. Yung cucumber. Oh, ganda ng pagkahiwa. Ito naman yung tuna. Ayan. Ganyan lang na ganyan ang gagawin natin hanggang sa mahiwa natin lahat. Yan. So ngayon ipapile na natin lahat doon sa plato. Sa platter para maganda. Yan. Oh, so ayan na siya. Yan. Nahiwa na tuna, cucumber. Yan, ayan. Ganyan na ang itsura niya.
So guys, hope nagustuhan nyo yung aking video.